Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, July 14, araw ng linggo. Kaya huwag makalimutan magsimba ngayon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay Luke 10, 25-37. Ako po si Father Luciano Feloni, cura paroko ng Kristong Hari, Shrine of the Youth sa Diocese ng Novaliches. Ang kwento ng ebanghelyo ngayon ay ang mabuting Samaritano. Kilalang kilala po natin yung istorya na yan. Yung mama na naglakat mula sa Jerusalem papuntang Jericho at nabugbog ng mga kriminal at iniwan na halos patay na sa tabi ng daan, dinaanan ng pare, dinaanan ng levita, at pagdating ng Samaritano, ito ang sinasabi. Pero may isang Samaritano naman naglalagbay na napadaan sa kinaroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya. Kaya't lumapi ito, pinuhusan ng langis at alak sa kanyang mga sugat at binendahan. Kapag nakita na awa, napakahalaga na konektado yung dalawa na yan. Nakita at naawa. Nakita dahil sensitibo siya. Maring marami ang nakakita at dumaan. Alam mo, yung tao nangangailangan, hindi humingi ng tulong dahil sobrang bugbog sa buhay. Tulad ng taong ito ay halos patay. Yung mga halos patay hindi nakapagsalita. Kaya maraming beses, may mga tao na talagang lubos na nangangailangan sa ating kapaligiran na hindi natin nakikita. Kung mong i-apply lamang sa mga batang lansanga o sa mga pulubi, hindi lang yan. Maring sa loob mismo ng tahanan mo, may taong na talagang bugbog sa buhay, na talagang halos patay sa mga dinadaan ng problema, sa mga binubuhat ng mga pagsubok sa buhay, at sumisigaw pero hindi nagsasalita. Alam mo, yung humihingi ng tulong dahil mukhang malungkot, dahil nagbago yung ugali niya, dahil talagang pagpinansin mo, halata na ang tao na yan ay talagang bugbog sa buhay, pero hindi humihingi ng tulong. Dahil ganyan nga yung katangian ng tao na lubos na nangangailangan. Kaya be sensitive, be extra sensitive para makita at maawa. At yung dalawa na yan ay nag-push sa atin sa tunay na gawa. Subukan nating hanapin sa ating kapaligiran kung sino ang tao na may matinding pagsubok sa oras na ito, somehow find a way of being kapwa sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Let's make every day the Word of God viral. God bless.